So, hello guys! Welcome back po sa aking YouTube channel. And marami akong nabasang comment dun sa isa kong vlog kung kailan nga ba makakapag-desisyon ang isang illegitimate child kung kaninang surname yung kanyang gagamitin. Surname ba ng kanyang nanay o surname ng kanyang tatay? So, itong similar issue na to ay nadesisyon na ng korte dito sa case na may GR number 206248. Nadesisyon na nito ng February 18, 2014. Ngayon, itong si nanay at saka itong si tatay ay nagkaroon ng live-in relationship. Okay? But at that time, hindi sila makapagpakasal dahil sa kasal pa si tatay sa ibang babae. Out of that live-in relationship, nagkaroon sila ng dalawang anak. Ipinanganak noong 1998 and 1999. Itong dalawang bata ay hindi na-recognize ni tatay bilang kanyang mga anak sa kanilang certificate of live birth. Now, eventually, the parties' relationship turned sour. Okay, naghiwalay sila, and then itong nanay ng mga bata ay pumunta sa US kasama yung kanyang dalawang anak in 2007. Dahil dito ngayon, itong si tatay ay nag-file ng petition for judicial approval of recognition with correction or change of surname of minors. Okay? So, noong 2010, nagkaroon ng desisyon ng RTC. Pabor kay tatay. Ang sabi ng RTC, overwhelming yung evidence na para sa best interest ng mga bata kapag itong mga bata ay na-recognize ng kanilang tatay and even as a result of the recognition, gagamitin nila yung apelido ng tatay. So, ang sabi ng korte, sa local civil registrar, palitan yung entry doon sa birth certificate, ilagay yung name of the father, and as a result, yung certificate of live birth ng mga minors ay papalitan mula sa apelido ng kanilang nanay papunta doon sa apelido ng kanilang tatay. So, nag-file ng motion for reconsideration itong si nanay. Denied, umapila siya ngayon sa Court of Appeals. Pagdating sa Court of Appeals, kinampihan or pinanigan yung desisyon ni RTC. At ang sabi ni RTC, as a result ng recognition and for the on the basis ng principle of best interest of the child, ipapagamit sa mga bata yung surname ng kanilang tatay. Now, hindi satisfied sa desisyon ng Court of Appeals etong si wife. So, nag-motion for reconsideration siya and it was denied. Umabot sila ngayon ng korte. Okay? Sabi ng nanay, under Article 176 ng Family Code, yung paggamit ng apelido ng tatay, hindi po pwedeng i-invoke ng tatay yung Article 176 as amended by RA 9255 to compel the use by his illegitimate children ng kanyang apelido na walang consent ng nanay. Okay? So, yung issue rito ay may karapatan ba ang tatay para i-compel yung paggamit ng kanyang apelido nitong kanyang mga anak dahil lang sa na-recognize niya itong mga bata bilang kanyang mga anak. Okay? So, ang sabi ng korte, under Article 176, kapag ka ipinanganak ka between 1988 up to 2004, yung gagamitin mong apelido ay apelido ng iyong nanay kung ikaw ay isang illegitimate child. Ngayon, pagdating ng 2004, March 19, 2004, naamyandahan ito ng RA 9255. Under this law, kapag ka nirecognize ka ng tatay, okay, at ikaw ay illegitimate child, pwede mong gamitin yung kanyang apelido. So, from the foregoing provisions, ang sabi ng korte, yung general rule is an illegitimate child shall use the surname ng kanyang nanay. The exception under RA 9255, kapag ka na-recognize siya ng kanyang tatay through record of birth or may admission sa public document or may private handwritten instrument na ginawa ng tatay, pwede niyang gamitin ang apelido ng kanyang tatay.
In such a situation, sabi ng korte, the illegitimate child may use the surname of the father. Ngayon, may legal basis nga ba para i-order na palitan yung apelyido ng mga bata sa apelyido ng tatay para magamit yung apelyido ng tatay? Clearly, sabi ng korte, there is none. Okay? Etong yung ruling ng RTC at Court of Appeals na pinapalitan nila yung apelyido ng mga bata mula sa apelyido ng nanay papunta sa apelyido ng tatay ay walang legal basis under Article 176 ng Family Code as amended by RA 9255. Okay, why? Under Article 176 ng Family Code, binibigyan nitong provision na to, itong illegitimate child, the right to decide if they want to use the surname of their father or not, as amended ha, by RA 9255. Hindi ito choice ng tatay, hindi rin ito choice ng nanay para i-dictate kung anong apelyido yung gagamitin ng illegitimate child. So, under Article 176 as amended by RA 9255, walang ambiguity, walang confusion. Yung paggamit ng word na may, illegitimate child may use the surname of the father. Ibig sabihin nito, hindi ito mandatory, walang compulsion. May means permissive or may discretion. At kaninong discretion? Sa illegitimate child. Ngayon, kung babalikan nyo yung nauna kong vlog regarding RA 9255, yung illegitimate child na 0 to 6 years old, ang mag-execute, ang gagawa ng affidavit to use surname of the father ay ang nanay. Pagdating ng edad na 7 to 17 ng illegitimate child, ang gagawa ng affidavit to use surname of the father ay yung bata, pero may attestation ng nanay. Now, kapag ka yung bata ay naging 18 years of age, pwede nang siya ang mag-execute ng affidavit to use surname of the father kahit walang attestation ng nanay. Kasi, eventually, siya naman talaga yung magde-decide kung kaninong apelyido yung kanyang gagamitin, apelyido ng tatay or ng kanyang nanay. Okay? Pero yung choice na yon, may exercise niya yon kapag ka siya ay 18 years of age na. But in this case, tignan natin, okay? So, yun ang sinasabi ng korte. Now, time and again, sabi ng korte, yung use of father's surname serves the best interest of the minor child. Ayun kasi ang sabi ng RTC at ng Court of Appeals. And indeed, ang sabi ng korte, itong principle na to ay ang paramount or primordial or utmost consideration kapag ka nagdedesisyon ang korte. Pangalawa lamang yung nasa batas na the child may use the surname of the father. So, ang nauunang principle ay yung best interest of the child. Pangalawa lamang kung ano yung nasa batas, kung kaninong apelyido yung kanyang gagamitin. So, dahil dito, nagdesisyon nga yung Court of Appeals at yung RTC na dapat ang gamitin niya ay yung surname of the father following the principle ng best interest of the minor child. Now, etong argument na to ay pwede kung ni-recognize ng tatay yung kanyang illegitimate children. Okay? So, at this point, ni-recognize naman niya yung kanyang illegitimate children. Kaya nga nag-file siya ng petition for judicial recognition of illegitimate children. Later on, dito, while pending yung case na to sa Supreme Court, etong mga bata, 13 years old and 15 years old, nagbigay ng sulat sa korte at sinasabi nila na ayaw nilang palitan yung kanilang apelyido, ayaw nilang gamitin yung apelyido ng kanilang tatay. Gusto nilang gamitin yung apelyido ng kanilang nanay. Pero ang sabi ng korte, dahil hindi ito na i-offer as evidence doon sa trial court, hindi ngayon nagkaroon ng evidentiary weight itong mga sulat na to para baliktarin ng korte yung desisyon ng dalawang
mababang korte. So, ang sabi ng korte, etong mga sulat na to, base doon sa principle ng best interest of the child, kailangang ibalik itong kaso na ito sa trial court para makita or ma-evaluate yung evidence, yung mga sulat na to, kung ano nga ba talaga yung makakabuti sa dalawang bata. Okay? Kasi nga may opposition, hindi pagsang-ayon itong mga bata na gamitin yung apelyido ng kanilang ama. And because of that, sabi ng korte, kailangan magkaroon uli ng trial para ma-evaluate yung letter, ma-determine kung yung paggamit nga ba ng surname ng kanilang tatay ay naaayon sa principle na best interest of the child o magpapatuloy sila sa paggamit ng surname ng kanilang nanay. Okay. Therefore, yung naging desisyon ng korte ay ipinababalik niya sa mababang korte, sa RTC, para lamang doon sa purpose na i-determine yung apelyido na napili ng dalawang bata base doon sa kanilang sulat. Okay? So, nakita niyo ba, walang provision doon sa RA 9255 na pupwede silang mamili at such age, 13 and 15 years. Kasi magkakaroon lamang sila ng right na mag-execute ng sarili nilang affidavit to use the surname of the father upon reaching the age of 18. Okay? Pero in this case, ang sabi ng korte, pagbigyan natin, itong mga sulat, i-evaluate natin kung kanino bang apelyido yung gusto nilang gamitin. And at that time, sila ay 13 at 15 years of age. Okay? Based on the principle of best interest of the child. So, para po doon sa mga nagtanong kung anong edad ba na po pwede magdesisyon ang mga bata para gamitin ang apelyido ng tatay o ng nanay, ito yon. Ito yung similar case. So, kung gusto ninyong ma-determine kung po pwede bang gamitin o hindi po pwedeng gamitin based on this principle, you can try to go to court, okay, para i-determine yung best interest of the child to use or not to use the surname of the father or the mother. Okay, so thank you and please like and follow my Facebook page, Attorney Promdy. Please subscribe to my YouTube channel, Attorney Promdy. And now I have a TikTok account, Attorney Promdy. Thank you for watching this video and always thank you for your support.